Yan ang reason kung bakit I do not know some ways na para that actually it's not necessary anymore because you both are supposed to have that obligation to provide your family financial the financial needs. So that come the performance of the basic needs, you will be able to exercise not only parental authority, but also your obligations regarding how to spend the money. Yeah, yan ang absolute community. Walang problema yan dahil she also becomes the owner of your property. But that is absolute community of property. Okay? Ang nasa, ang purpose kasi, there should be a, the presumption is that hindi tayo interested so much with the material things. It's more on how we will make the marriage succeed. Successful at the same time both sa inyong dalawa masaya kayo. So sa amin ni ate niyo mga dalawa, congrats and best wishes. Enjoy your day. Thank you.
Sabi ko lang, anak, ay magmahalan kayo ng inyo ang tama at mali. Pagkos ang mag-asawa ay mayroong pagdadaanan sa isa. Walang perpektong mag-asawa sa buhay. Dumarating na pagsubok sa buhay. Dito lang kami para i-comfort at ika. Your dad is in life. I pray for happiness, love, and happy fight with father. Critical naman eh, na pag mag-asawa ang isang babae, ay pupusing na sa kanyang mga bagulang at kasama na sa kanyang magiging asawa. Sa iyo si Tas, sa araw na ito, sana alagaan mo siyang mabuti. Kung sa bagay, alam na sa isa't isa na ang mga lives at least na siya ang dalawa. Happy moment, Tas and Kim. You must enjoy the love between you and Kim. Love one another. The summer's romance between the Indian. Put God's center at your relationship. Let God be the center of your life. Ito na ang bagong yugto ng iyong buhay sa araw ito. Congrats for you. Anak, napakaswerte mo at binigay sa'yo ang ng Diyos si Tas na makakasama mo sa hirap at ano man lalating ang dako ko alo ng problema na isa kayo ng Diyos upang pagay dahil ito ang susi ng isang matatag at masayang buhay sa pagbuo ng isang masayang pamilya. Hindi anak, maging mabuting asawa at maging mabuting ama sa iyong anak. Tas, salamat sa pagkumpleto ng buhay ni Tindi at sa pagmamahal na iyong binigay sa kanya. Tindi at Tas, tandaan ninyo na mahal ko kayo. Masayang-masaya ako para sa inyong dalawa. Pagtibayin ng Diyos ang iyong pagmamahalan basta laging tumawag at manalupataya sa kanya. Muli, binabati ko kayo ng maligaya at punang pagmamahalan na pag-iisang dibdib. I love you mga anak. Mabuhay ang bagong dasal! Wala kayo, sana hanggang sa pagtanda ninyo. At kung anuman ang magiging problema nyo, sa isa't isa, pag-usapan nyo ng maayos ang pag-asawa sa hirap at ginhawa. Problema man, financial man, ay makasama kayo. Nandito lang kami palagi na pamilya ninyo. Pag may problema kayo, magsabi kayo sa amin, nandito lang kami para mag-advise sana maging successful ng pagsasama ninyo mga anak. Ikakasal ka na, parang dami kasal lang. Na. Ay, kasal niyo ka na! Parang kanya lang, nung una mong nakita sa akin, nagpapapansin ka lang sa kanya. Ganon. Kasi ito naman si Ken kasi soplado. Ayaw niya pansinin si ano, si Tisay. Ilang beses dumaan dahan si Tisay nun sa harap niya, pero ito, deadman. Pero in the end, hinatid niya si Tisay sa bahay niya na. Yung pala, may gusto na rin kasi si Ken dun sa kanya. Kinukuha nga ni Ken nun yung number niya sa akin, kaso ayoko ibigay kasi hindi alam ni Tisay. Kaya yun. Tapos Ken, ito na, kasal na kayo. Wala niya sabihin sa kanilang dalawa kasi ang dami na lang message sa kanila, tapos yun, parang na-message naman na lahat. So, ang wish ko lang sa kanila na huwag kayong magbabago, kahit saan man, kahit nasa kanan na ba kayo, sana huwag kayong makalimot. Alam ko naman, hindi kayo makakalimot, pero syempre, Ken, pag nandun na kayo, sana alagaan mo si Tas. Huwag papatiyakin, huwag mong aawayin kasi walang ibang matatakbuhan si Tisay kundi ikaw lang doon. Kasi dalawa lang kayo doon eh. Compare, pag nandito, pwede niya kaming tawagin mga kaibigan, mga parents niya, pwede niya kaming kausapin. Pero pag nandun na siya sa Canada, wag, yun lang ang ano ko. Hindi, yun lang yung hiling ko kay Ken, wag silang mag-away. Ayun nga, kasi walang ibang matatakbuhan si Tisay kasi kahit ganyan yung si Tisay, kala nyo masaya. Although masaya naman siya, pero gusto niya maging masaya tayong lahat. Gusto niya masaya lang, ganun. Ayaw niya makita ng, ano, kalungkutan. Pero,
Ayun, umiiyak ako yun, no? Ako yung ikapasal. Ayun. Tapos, ayun nga, kasi si Tisay, kahit walang-wala na yan, bibigay niya pa rin yung lahat para lang sa pamilya niya. Para lang magampanan yung ano, mga needs na lahat. So, ayun, congratulations. Tapos, God bless you. Nung una akong sinabihan ni Rose na magninin ako, oo naman ako, kala ko sa mga anak. Hanggang dito nilaloko yung mga anak. Kidding aside, congratulations and best wishes sa inyong dalawa. Rose, para mo ng awang. Be submissive lang. Then kay Ken, tsaka Gal, dapat laging center ng inyong relationship. Yun. Sa mga, alam mo na yun, Rose, yung mga payo ko sa'yo na hindi pwedeng sabihin. Ano mga kayo, magkarama ng tulong. Mag-aanak, parang awa nyo na. Tama lang mo na si Spunky, ang hirap sa buhay. Ay, best wishes na yung dalawa. God bless. Panibagong milestone. And hopefully talaga yun nga. Kaya magpatunan na sinasabi na may forever. So, yun. And good luck talaga dun sa journey niya papuntang Canada. And I hope mag... Hanggang ngayon, hindi pa kami sumusupport sa kanya. Pag magpapanak na kayo, kahit ang sabi ng kuya niyo, huwag na muna. Pero ako, gusto ko. Meron na. Dahil gusto ni Tofi magkaroon ng baby boy. Yun ang gusto niya. Eh, at yun ang ina-expect niya sa inyong dalawa. Baby boy. Pero, don't you worry. Kung ano yung pagmamahal na binigay mo sa mga pamangkin mo, eh ganun din ang pagmamahal na ibibigay namin lahat sa magiging anak niyo. Alam niyo, sa mag-asawa talaga hindi mawawala yung pag-aaway. Kahit na sabihin natin na huwag kayong mag-aaway, meron at meron kahit katiting na bagay, lalo na kapag magkasama na kayo ng matagal. Kahit na katiting na bagay, pag-aaway at pag-aaway mo yan. Pero, tatandaan na at the end of the day, ikaw, lagi mong alalahanin, lagi niyong aalahalalahanin yung araw na to. Kasi ako pag galit ako sa kuya niyo, iisipin ko lang yung araw ng kasal namin. Yung sobrang saya namin. Tapos lahat na nung galit ko sa kanya, nawawala na. Tapos naiisip ko na yung pangarap namin na binuo, yung future na binubuo pa namin. Kaya sana, yun lang din ang iisipin mo. Parang hindi ka lang masabi, no? So sana, kung ano man yung atin mo ngayon, at magkakaroon ka na panibagong buhay, so, sa akin lang sana, yung respeto ka bilang isang wife kay Ken, sana may step yun hanggang nasa Canada kayo. And then kay Ken naman, thank you kasi nung una kitang nakita, alam ko kapag kakatiwalaan kita. So sa akin, hinayaan kong kayo gano'n magkasama kasi alam ko yung tiwala ko sa inyo na di na gano'n. So sana pag nasa Canada na kayo, maging mag-materialize yung plan nyo. So yung sa akin lang, lahat yung mag-iingat. Then Ken, let's try to that. Ken and Rose. Masaya ako. Sobrang saya. Kasi... Ako, hindi muna. Sa family muna ni Rose, thank you po. Kasi minahal niyo si Ken na sobra-sobra. Tinanggap niyo si Ken na para kay Rose na kahit na anong mangyari, andiyan pa rin kayong gumagabay sa kanilang dalawa, kahit alam nyo naman, di ba? Tapos, kay Rose, nasisiguro ko naman na hindi ka lulukoy ng kapatid ko. Hindi talaga. Kayo nagpapatunay na sa 7 years may nagkakatuluyan, di ba? Hindi yan yung tipong, bayan. Basta yun, mahal na mahal ko kayong dalawa, mag-iingat kayo. Nandok niyo si Ken para sa amin. Ano po? Iyan ako kay Kakin. Nakakawa. Congratulations sa inyong dalawa. Pag-iingat niyo na yung pangarap niyo matupad.
lahat. Huwag mo pa-obert si Mama. Alam ko, ikaw lang makakakulo sa kanya. Oo, bawal mo yan. May absolute. Sa pamilya ni Rose, maraming salamat po. Tinanggap niyo si Ken para sa inyo po. Alam ko po, nandiyan kayo mabente para kay Ken. Kasi nakita ko agad na supportahin natin si Nanda. Maraming salamat. Tapos, good luck sa new journey mo. Ayan. Huwag niyo kalimutan si Mama. Salamat sa pagmamahal niyo sa amin. Salamat sa pagmamahal niyo. Yes. Parade. Yan lang po. Hello, Manaling. Thank you. Ang special na araw yung bilang pag-aasawa namin. So, kayo yung nandito ngayon kasi kayo yung mga special sa amin. And, ayun nga. Sana matapad yung mga pangarap namin. And, yun. Salamat po sa inyo lahat. Ayun. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng effort na nag-ito ngayon. Sabi ko nga noon, ang plano ko talaga. Ang dream wedding ko ay sa Tagaytay. Pero due to pandemic, so syempre, nabago lahat yon. And then, ayun, ang sabi ko na lang kay Ken, kahit civil wedding lang gusto ko, nandito yung pinakamalalapit sa atin, pamilya at pinakamalalapit na kaibigan natin. So, kahit simple lang, at least kakasama tayo dito. Maraming maraming salamat. Sa'yo lamang alam at mapapawi ang takot sa pangagawalan. Ikaw lamang ang pangako sa I'm not afraid.